taliwas sa inaakala ng nakararami. Isang malagong bansa na ang Pilipinas bago pa dumating ang mga mananakop na Kastila sa ating mahal na inang bayan. Mga katinagalog ko, ikukuwento ko sa inyo ang naganap sa Pilipinas bago pa dumating si Magellan. At dahil matatagpuan ang Pilipinas sa tinatawag na ang Pacific Ring of Fire at napapaligiran ng katubigan, ay mayaman sa mineral at yamang katubigan ang ating inang bayan. Ayon sa tala na ng sinaunang Pilipinas, sa 7,000 isla nito ay 1,000 lamang ang tinitirahan na mga sinauna natin na mga ninuno. Ayon sa tala na nakahukay ang ating mga dalubhasa na mga sinaunang tao na tinatawag na ang mga Homo sapiens. Sila ay nanirahan sa Pilipinas 47,000 taon na ang nakalilipas. Ang nakamamangha ay nakahukay din sila ng mga sinaunang tao na tinatawag na ang mga Homo luzonensis. 134,000 taon na ang nakalilipas. At ang pinakamaagang tao na naitala na nakatira sa Pilipinas ay ang mga Homo erectus na nabuhay 7,000 taon na bago ipanganak si Hesukristo. Lahat po sila ay nanirahan na sa ating inang bayan. Ang modernong katutubo naman ay naitala na namuhay dito sa Pilipinas 3,000 taon bago ipanganak si Hesukristo. Ang mga sinaunang katutubong lahing ito ay sinasabi na nagmula sa mga karatig bansa ng Taiwan, Thailand, Indonesia at marami pang iba. Ayon sa tala na ng mga panahong iyon, ay malaya na nakapaglalakbay ang mga sinaunang mga ninuno mula sa Africa at karatig pa na mga bansa. Karamihan sa mga sinaunang mga tao sa ating bayan ay nanatili at nanirahan malapit sa bukas na katubigan. Kaya naman dahil dito sila ay halos walang koneksyon sa isa't isa. Tila ba wala pa silang pakialam sa ginagawa at kinikilos ng isa't isa. Ngunit pagsapit ng 2,000 taon bago ipanganak si Hesukristo o ang tinatawag nila na ang 2000 BCE, unti-unti ay nagkaroon na ng komunikasyon na ang bawat isa sa mga tribo. At unti-unti pinatitibay nila ang koneksyong ito sa pamamagitan ng pagpapakasal sa iba't ibang tribo na makakasundo nila. At dahil sa mga nahukay na mga hiyas na jade, napatunayan na ng panahong ito ay nakikipagkalakalan na ang mga sinaunang lahi natin sa bansa na katulad ng India. Ito ay nagaganap sa pamamagitan ng paglalakbay sa karagatan. Nang ika-500 BCE hanggang sa ika-1000 CE o 1,000 taon matapos na ipanganak si Kristo, ang Pilipinas ay nanatiling malaya at talaga naman na mapayapa. Ngunit pagpasok ng 900 CE, isang dokumento na tinatawag na ang kasulatan ng Laguna Cooperative na nakasaad ang pagpapatawad ng isang utang ng kooperatiba. Sa panahon ding ito, nagsimula na ang sinaunang mamamayang Pilipino na maging mas malapit at mas maging organisado. Tinatawag nila ang pagsasama-sama ito ng pagbuo ng isang barangay. Binubuo ng mga barangay ng mula sa 30 hanggang sa 500 na mga mamamayan. Ang mga barangay noon ay pinamumunuan ng isang pinakamatanda sa grupo at iginagalang o ang tinatawag nila na ang dato. Kung mas malaki pa sa 500 ang nasasakupan ng mga namumuno sa samahang ito, ito ay tinatawag na nila na ang raha. Samantalang ang isla naman na pinamumunuan ng mga kapatid nating Muslima na pinuno ay tinatawag nila na mga sultan. Bukod sa mga pinuno, ang bawat pangkat o barangay ay binubuo din ng iba't ibang uri ng antas sa lipunan. Ang isa sa pinakamataas ay ang Maginoo. Sinundan ito ng malayang mamamayan na tinatawag na ang Maharlika. Sa ilalim naman nila ay ang Alipin at sa ilalim ng Alipin ay ang Alipin sa gigilid. Ang mga relihiyon at paniniwalang umiiral noon sa ating sinaunang bayan ay tinatawag na ang polycystic animism. Sa paniniwalang ito, mga katinagalog ko, ang lahat ng bagay po ay mayroong espiritu. Kinakailangan na ang lahat ng bagay ay igalang at pahalagahan
upang mapanatili ang kapayapaan, kasaganahan at katahimikan at mawaksiri naman ang kamalasan. Kasama rin sa paniniwala ng ating mga sinuunang ninuno ay ang pagsamba sa kani-kanila na mga ninuno. Kabilang na dito ay ang mga sagrado na mga hayop. Matapos pa ang ilan pang mga siglo ay nagkaroon din ng paniniwala sa mahika at kapangyarihan na itim. Dito ay mayroong pari na babae na tinatawag nila na ang mga babaylan. Sila ay ang pinaniniwalaan na may taglay na mga kapangyarihan, kaya naman sila ay ginagalang mataas ang kanilang katungkulan at talaga naman na sila ay kinatatakutan. Bago pumasok ang 900 CE o 900 taon, pagpanaw naman ni Hesukristo, ay pumasok na ang paniniwala ng Budismo, Hinduismo sa ating inang bayan. Ayon sa mga kasulatan na natagpuan sa China at maging sa bansa din naman ng India, ipinakikita na ang ilan sa mga barangay at isla ng ating sinaunang bansa ay nagbibigay pugay sa pamamagitan ng pagbibigay yaman sa mga makapangyarihang sinaunang imperyo ng Srivijaya. Ito ay sa Indonesia, na siya noon ang may hawak sa kalakalang pangkaragatan ng ika-anim hanggang ika-13 siglo. Unang pumasok ang relihiyon na Sunni Islam sa Pilipinas ng ika-1380. Ito ay nang makarating ang misyonaryo na si Makdum Karim kasama ang mga mangangalakal sa arkipelago ng Sulu. Sa panahong ito, si Makdum ang unang nagtayo ng moske sa sinauna pa natin na bansa. Matapos ang isang dekada, sinundan si Makdum ng prinsipe ng Indonesia na si Raja Baginda, na siya namang nagsimula ng Sultanato ng Sulu. Nang ika-15 siglo, ang mandaragat na si Sheng He ay natagpuan naman ang mga Chinong Muslim na mga mamamayan. Sa bansang China, nagsimula ang kasulatan patungkol sa dating mga Kastila sa ating inang bayan. Nasulat ito dahil nakasagupan ng mga mangangalakal ang noon ay ang pabalik-balik ng mga Kastila sa Pilipinas. Ayon sa tala na ang isa sa pinakamalaking barangay sa sinaunang Pilipinas ay ang Tondo. Malapit ang Tondo sa Maynila na siya namang pinakabukanan ng palitan at daungan ng mga manlalakbay. Dahil naririto ang dagat at ngayon ay tinatawag na nila na ang Manila Bay. Sa panahon na ding ito, mga katinagalog ko, ang mga Chino ay naglalabas-pasok sa ating inang bayan. Mas tumibay pa ito ng panahon ng emperador na si Yongle na nasa ilalim ng dinastiya na Ming. Sa kasulatan na bago pa ang mga Kastila ay masagana na ang kalakalan, ito ay nakasulat sa tala na kasaysayan ng China maging ng bansang Japan, Champa at maging ang India. Ayon sa tala na mga panahong ito ay ang mga mandirigma na taga-Tondo ay unti-unting sinasakop na ang buong Luzon. At dahil nga magagaling talagang silang mandirigma, ay halos nasakop nila ang buong isla ng Luzon ng ika-12 at 13 siglo dahil sa lumalaganap na digmaan na umabot na sa Kabisayaan. Lumipat ang karamihan ng mga taga-Visaya sa mga isla ng Sulu. Nang ika-12 siglo, nagkaroon ng digmaan ng kaharian ng Champa na ngayon ay bahagi ng Indonesia at ang Sultanato ng Sulu. Nang ika-13 siglo, kontrolado na ng Brunei ang kalakalan sa malaking bahagi ng Luzon, partikular na sa Maynila. Sa panahong ito, malayag nakikipagkalakalan na ang mga barangay ng ating sinaunang bayan sa China at karatig pa ng mga bansa. Nang ika-15 siglo, inatake ng mga taga Brunei ang barangay ng Tondo. Nang makuha nila ito, ay tinagurian na ito na ang selurong o ang kaharian ng Maynila. Sa panahon ding ito, ang kanilang pinuno ay si Sultan Bulkiya ay nakipag-isang dibdib naman sa prinsesa ng pamilya na namumuno sa Sultanato ng Sulu. Kaya naman naging isang makapangyarihan na bayan ang Sulu sa kaharian ng Maynila. Nang ika-1521, unang nakatapak ang mga taga-Europa sa ating sinaunang mga bayan. At dito naman po nagsimula na ang kwento ng pagdating ng mga Kastila at ang kwento ni Magellan. Mga katinagalog ko, ito po ang kwento ng Pilipinas bago pa tayo ay narating nila Magellan. Maraming salamat po mga katinagalog ko sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang segment natin sa araw na ito.
Alin po sa bahagi ng kwento natin ang pinaka nagustuhan nyo? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog, kung may pinakamakabuluhang sagot ay magkakamit pa rin po ng 100 GCash load.